This week on Kwentong Madiskarte, powered by PLDT Homebiz. Paano na kapag... Ay, naiiyak ako. Paano kapag nawala na kami? Sinong mag-aalaga sa kanila? Mga ganun. Click like, share, and subscribe to this video for more Kwentong Madiskarte videos. My name is Rona J. Himalya. And I am the owner of ASD Learning Materials. I have 3 kids. Eldest ko was diagnosed with autism spectrum disorder. Yung son ko, nirecommend kasi siya ng developmental pedya niya na suspend siya na school. Tapos, yung mga lesson niya, para hindi po siya maiwan sa mga classmate niya, pagdating sa bahay, nire-review ko siya. So, para ma-review ko siya, nagpapaprint ako ng mga worksheet niya that time. Eh, minsan umaabot ng 250 pesos, 180. So, doon ako bumili ng printer na. And then, saka po ako nag-print ng mga worksheets niya. So, doon ko naisipan na bumili ng laminating film at saka laminating machine. Tapos pinopost ko na sa Facebook hanggang sa merong isang autism group na pwede kang mag-post ng mga materials mo na pwede kang magbenta. And then may mga nag-i-inquire. Pinakauna po na buyer ko, isa siyang technical director ng isang therapy clinic sa Bulacan. So doon na boost yung confidence ko na gumawa pa ng mga learning materials kasi effective sa kanila at saka doon sa mga batang tinuturuan nila. ASD Learning Materials, actually yung meaning po nito is affordable sheets and durable learning materials. Pero since na yung mga buyer ko ay halos mga special moms with special kids, so parang nai-incorporate yung affordable sheets and durable learning materials sa autism spectrum disorder or yung ASD. Ang mga learning materials po is more on reusable siya, tapos erasable, and then interactive. More on visual and kinesthetic. So, ibig sabihin, kailangan, para mas matuto siya, kailangan na i-experience niya yung lesson. So, ang nangyari, ginawan ko ng mga parts na namumove, ganon, para na-enjoy niya yung learning niya. Minsan may mami na magcha-chat sa akin na dati hindi marunong magtali ng sapatos etong anak ko, pero dahil dito sa book na to na nakasanayan niya na magtatali siya ng nung sapatos niya. So kapag nalalaman ko na ay marunong na siya, ganyan, nakaka-recognize na siya, syempre po natutuwa ako bilang nanay kasi nararamdaman ko din yung hirap nila. Sino bang nanay na ayaw mag-improve yung anak, di ba? Paano kapag nawala na kami, sinong mag-aalaga sa kanila? Mga ganun. Ngayon, masasabi ko na yung anak ko, kahit na meron pang kailangan i-improve, pero malayo na kami dun sa dating siya. Basta't may isa na naniniwala, ituloy mo lang yung business mo. Ginawa ko naman po ito para sa anak ko, para mag-improve siya. So parang bonus point na lang po talaga na nakilala siya.